process in my episodes? Well, so far, parang we noticed na parang nagiging masyadong controlling na si Pilipita sa anak niya. Siguro it stems from the fact that parang wala siguro kasi talaga siyang parang kinilalang parents, mm-hmm. diba? Yun ang backstory ni Perlita. Siguro parang she feels that she has to protect her child. Parang ganun. And also because of the past hurt that she's experienced from the father ng anak niya. Diba? Parang ganun. So, parang naiintindihan na naman. Pero parang ganun yung pinupuntahan ng character niya. This is not the first time na you're playing a woman. Pero anong kinaibahan ko dun sa mga roles na portray mo na before as a woman? I could say na parang it comes from parang truth na talaga. Kasi syempre mommy na din talaga. Kasi before parang it's more of yung characterization is based on experiences from or parang patterned sa ibang tao. Ito parang mas may truth yung emotion kasi nga mami na talaga tayo ngayon. Hindi ka naman nahirapan sa pagbalik mo dito sa paggawa ng show kasi talagang taxing sa oras mo. Tapos paano mo nahahati yung oras mo between this show at saka sa family? Okay naman, kasi from the very start, I was very clear on my working hours. May mga pagkakataon lang din talaga na parang minsan kailangan namin mag-extend kasi nga may mga hinahabol. So we understand naman. And I see to it lang na parang, kasi diba parang 3 times a week, gano'n. And I also have school, nag-culinary ako. Oh, so, yung school ko, pinamove ko nung afternoon. Nagpamove ako. So that I can be at home in the morning, then to the kids. And then, pag Sundays talaga, as much as possible, I don't work. Because that's sacred for the family. So, okay naman. Plus, I won't be working like before din naman. Na parang sulod-sulod. I just opted for a 1-year contract. And then, it's gonna be 2 major soaps ng in a year. So, siguro after nito, medyo may break muna tayo. And then, you'll see me again. Pero na-miss mo. Oo. Palagay ko parang it's something naman na it's always been at the back of my head. Na parang, kung babalik, babalik. It's just a matter of a, you know, parang right timing and a good project. How is it working with the younger, like, dramatic actresses, Carola D. Lewis? Kasi ikaw talaga, parang peg ka na ng mga nagka-drama talaga eh. Okay naman si Luis. But siguro, as an actor talaga, you don't rely on your laurels. You're just good with the last project that you did. So, I encourage her na huwag niyang isipin magaling na siya. She should learn more and strive for more knowledge with regards to her craft. Kasi yan ang number one na downfall ng artist eh. When it gets to your head that, you know, you're good and sikat na. Yes. Kasi ako siguro I can say that in my long stay in the business, parang that has been my secret. I've never parang thought of it as I'm somebody or I'm good at, kasi manalo na ako ng awards. No, you know, you're just good with the last thing. And then, kumbaga, it's just an added price if you win an award for what you did. Parang ganun. Pero parang you just strive and strive to better yourself. Kasi ang acting naman, it's always a different character eh. Even though may similarity yan sa script or whatever, it can always be a different character. So it's up to you how to do that and, you know, make the people feel that you're somebody else again ulit. Ano naman masasabi mo doon sa bago nating kapuso na si Lauren Young? Okay naman. She's very nice. And I spoke with her before this started nga. I told her na parang huwag siyang matakot na parang medyo may hint of parang
parang bad yung character niya. Kasi parang it really depends on how you portray it. Kasi parang I feel na nakikita, parang I remember myself nung time ng umulan umaraw days na parang hindi rin ako pinayagan ng manager ko kasi parang medyo bad yung character coming from a very sweet boxed out character, parang gano'n. So ako kasi parang it was very clear in my head that I wanted to be an actor. I don't want it to be, you know, what, parang just another star. I really wanted to be an actor. That's why parang I'd go for mga characters that are out of the box. So I encourage lang din her na parang if she needs any help, just here. And Binti Alden, you've had scenes with Alden. Mm-hmm. Parang sinatawag ko lang si Alden yun sa GMAs. Parang the next leading man. Mm-hmm. So what can you say about Alden? Alden is very nice. I can see a lot of promise. Yun lang din. Siguro what I can give him as an advice is to hone his craft. And huwag siyang mag-rely dun sa gwapo ako, magaling na ako, and stay humble. Kasi I can see naman that he's very humble. Tsaka he's very respectful. Sana hindi siya malason sa, you know, how the industry sometimes thinks. So, I hope he goes a long way kasi I can see promise. Kamusta naman yung reunion ni Miss Masaya naman. Parang kahapon lang. Tsaka nakakatuwa kasi si Angel parang she's still the same person. Masaya. So, two soaps na bago yung inay. So, makikita ka pa ng mga fans. So, that's good news for you. Yes. Nanonood ba ng show mo yung Actually, si Doreen. Yes. May mga times na pag kunwari nandito sa set, nagpa-FaceTime kami. Sometimes nagre-react na parang ayaw niyang makita pag may prosthetics. Pero parang may araw din naman na pag nakikita niya ako on TV, parang she says, Mama! Ganun. Parang it's more of na ako confused lang siya na parang, why am I beside her and yet I'm on TV? Parang ganun. So, she just turned 2 yesterday. Do you see promise kung papasok siya sa showbiz? I'm not sure, pero mukhang magiging singer. Kasi sobrang, she doesn't know any song, but then she makes up her own songs. Papaya ka naman. Kung ngayon, baka hindi. Pero in the future, if, you know, if she's parang old enough to decide on her own and tells me na parang, Mama, I really want it. I want to be like you or I want to try it or whatever. Baka, we'll think about it. Pero, ngayon, baka, hindi pa siguro. Ako, mga ganun lang naman. Okay lang. Kunwari, kung print ad, commercials or TV show na, kunwari yung, guest lang, ganyan. Okay lang siguro. Kung one day lang. Pero yung tipong mga parang, i-build na child star, whatever. Palagi ko, wag muna. Magiging stage mom ka kaya? Sana hindi, but I will try my best not to. Okay. Salamat po at patuloy niyo kaming sinusubaybayan. Sana po, wag niyo kaming bibitawan hanggang sa dulo po magsama-sama tayo. Maraming salamat po. Thank you very much.